Hello Grace Kids, welcome to our online Sunday School. Hello Grace Kids, welcome to our online Sunday School. I am Teacher Anne. Kamusta na kayo Grace Kids? We pray na hindi kayo nagkakasakit at lagi kayong ligtas. Third week na ng ating online Sunday School. Handa na ba kayong makinig at matuto ng bagong story mula sa Bible? Very good! Kung lahat ay handa na, tayong lahat ay tumayo, pumikit, at iyuko ang ating mga ulo. Mga bata, tayo yumuko at pumikit at manalangin. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa mga batang ito na ginagamit niyo, Panginoon, sa inyo, sa upang maglingkod sa inyo, Panginoon. Panginoon, sana po ang inyong salita ay kanilang maisa po sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa binibigay niyong kalakasan sa bawat isa sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa araw na ito na pinagkaloob niyo sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, Grace Kids, bago tayo magsimula, ay sabayan muna natin ang hinandang kanta ng ating mga ate. Handa na ba kayong kumanta? Ako, mukhang kaunti pa lang ang handang kumanta. Isa pa nga, handa na ba kayong kumanta? Kung ganun, ay sabay-sabay nating sabayan kumanta ang ating mga ate. Vamos, vamos, vamos. Who is the king of the universe? And who's the
na nga ulit ang books na nasa Bible? Very good! We have 66 books of the Bible. Wow! Mukhang nakikinig talaga ang ating mga grace kids sa mga teachers nila. Ilan na nga ulit ang sa Old Testament? Very good! We have 39 books sa Old Testament. How about sa New Testament? Ilan ang books na nasa New Testament? Awesome! We have 27 books. Ang gagaling talaga ng aming mga grace kids. So, para ma-memorize pa natin yan ng lubusan, ay sabayan natin ang awit na ito. The books of the Bible, time-tested and reliable. Scripture has a power that's undeniable. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, and Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, and Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. The books of the Bible, their wisdom's verifiable. Scripture has a power that's undeniable. Matthew, Mark, Luke, and John, Acts and Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, Thessalonians 1 and 2, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd John, 3rd John, Jude and Revelation, the books of the Bible, time-tested and reliable. Now you know all 66 books of the Bible. Wow, ang gagaling naman kumanta ng aming mga Grace Kids. Sino na handang matuto? Itaas ang mga kamay. Wow, halos lahat ay handa ng matuto ah. Ang kwento natin ngayong linggo ito ay pinamagatang ang pagpapagaling sa isang paralitiko. Pero bago yan, sino ang may idea kung ano ang paralitiko? Naku, mukhang kaunti pa lang o halos lahat sa inyo ay walang idea kung ano ang paralitiko. Ang paralitiko ay isang tao na hindi maigalaw ang kanyang buong katawan o ang ilang parte ng katawan. Ngayong may idea na kayo kung ano ang paralitiko, ay simulan na natin ang kwento. Isang araw, habang nagtuturo si Jesus, ang kapangyarihan ng Diyos na magpagaling ay nasa kanya. Samantala, sa di kalayuan, nakaupo ang mga pinuno ng mga Hudyo at tagapagturo ng kautusan. Mula pa sila sa bayan ng Galilea, Judea at sa Jerusalem. Dumating ang ilang mga lalaki na may dalang isang paralitiko na nasa higaan. Nagpupumilit silang pumasok sa loob ng bahay upang maidala ang paralitiko sa harapan ni Jesus. Pero wala silang madaanan dahil sa dami ng tao. Kaya umakyat sila sa taas ng bubong at binakbak ang tisa at mula sa bubong ay unti-unting ibinaba ang paralitikong nasa higaan sa harapan ni Jesus.
Nang makita ni Jesus ang kanilang pananalig sa kanya, ay sinabi niya sa kanila, "Kaibigan, pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Pagkarinig nito ay nag-usap-usap ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pinuno ng relihiyon ng mga Hudyo. Sino itong taong ito na nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Ang Diyos lang ang may kakayahang magpatawad ng mga kasalanan. Pero alam ni Jesus ang nasa isip nila, kaya sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alam nyo na madaling sabihin na pinapatawad ka na sa inyong mga kasalanan, o kaya sabihin na tumindig ka at lumakad. Papatunayan ko sa inyo ngayon na ang anak ng taong isinugo ng Diyos ay may kapangyarihan sa mundong na magpatawad ng mga kasalanan." Kaya sinabi niya sa paralitiko, "Inuutos ko, bumangon ka at buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na." At sa harap ng maraming tao ay tumindig ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Panginoon. Namangha ang lahat ng mga taong naroroon. Natakot sila at nagpuri sa Panginoon. Sinabi nila, "Kahanga-hanga ang mga nasaksihan natin ngayong araw na ito." Very good, Grace Kids! Nakinig ka ngayong linggo ito kay teacher. Kaya naman, bigyan nyo ang inyong mga sarili na 5 palakpak! 1, 2, 3, 4, 5! Okay! Maraming salamat sa pakikinig ngayong linggo ito. Samahan nyo ulit kami next week sa aming online Sunday School at sabay-sabay tayong matuto ng salita ng Diyos! Bye-bye!